Ma'am Melba, magandang hapon. Magandang hapon din po, Sir Ralph. So, recipient po kayo ng tupad. Yes, sir. Ang inyo pong sweldong natanggap mula kay Chairman, siya yung nagdi-distribute ng tupad ay 3,500 lamang. 5,250 po, sir. Pero kung kailan nagreklamo na ako sa dole. Kaya nga, pero yung original binigay sa inyo, 3,500 lamang. 3,500 po sana, oo. So, ngayon, umakit kayo sa dole kasi opo. Ang pagkakaalam nyo is 5,250. At sabi ng dole, tama ka, 5,250 opo. Dapat. Kaya bumalik ka chairman opo. At sabi mo, chairman, hindi 5,250 dapat. Ano opo. Pong naging sagot ni chairman? Sabi niya po, eh, mayroon daw siya yung bibigay niya po sa ibang tao yung 5 days. Pero po, ang orientation po sa amin sa dole is 15 days. Okay. Tapos po, nung nagreklamo ko sa dole, yun po yung alibi nila ng kapitan na ibibigay nga daw po sa ibang beneficiary yung 5 days. Pero ibibigay sa ibang beneficiary yung 5 days? Opo. Ibig sabihin yung 5-2 hatiin? Katanggalan po ng 1,750. Para ibibigay sa ibang beneficiary? Opo. Hindi pwede yun. Kung isa lang beneficiary dapat ng bawat 5,250. Opo. Hindi pwedeng paghati-hatiin yun. Opo. Baka ibibigay doon sa commissioner? Hindi. At sino commissioner? Si Mancher. Opo. Kakasuan daw kayo ng Islander. Opo, paninirang puri daw po dahil nagreklamo ako sa dole. Chairman, good afternoon po. Good afternoon po, sir. Alam niyo ba ibig sabihin ng Islander, sir? Yes, sir. Islander making a false statement. So, wala naman pong ginawang false statement itong si Melba. Nung pumunta siya sa dole, sinabi lang niya po yung kung magkano dapat talaga ang matatanggap niya. At sinabihan siya ng dole, dapat 5-2. At hindi naman kasi 5-2 natanggap niya, is 3-5 lang. So anong slander doon? Yung natanggap niya, lahat niyan binigay namin 5,000 plus. Nahawag niya yan, lahat niyan binigay namin, lahat ng beneficiary, wala po akong binawasan. Well, noong una lang binigay niyo, sir, is 3-5 lang. Nung magsumbong siya, saka niyo binigay yung 5-2? Ay, sir, kahit ka pumunta dito, sir, sa opisina namin, ay makikita mo naman yung payroll kasi hindi po ako nagbigay ng pera. Yung taga-dole po, bawat beneficiary, kung natatanggap nila yung pera, pinipicturan ng taga-dole. Okay, ma'am. Wala po akong binawasan kahit piso. Ma'am? Binibigay niya po ng 5,250 pero pinipersa niya po yung taon ay bigay yung 1,750 sa ibang beneficiary. Ay, yung 5 days na nagtrabaho, depende sa kanya kung ibibigay niya yon. Kasi yung tinabaho lang sa 15 days, 8 days lang po ang tinabaho niya. Nakatanggap siya ng 5,250. Oo. Pero inuobliga mo siya, yung 1,7 ibibigay sa ibang tao. Opo. Eh bawal yon. Opo sir, alam ko bawal. Pero alam mo na bawal. Eh ba't mo ginawa kung alam mong bawal? Ano ko lang sir, makatulong lang po ako sa tao. Makatulong sa tao, makatulong sa bulsa mo. Wala akong binubulta, sir, kahit ka magtanong dito sa barangay namin. Chairman, ikaw mismo umamin na mali yung ginawa mo na obligahin mo siya na yung 5-2 na natanggap niya, ibibigay sa ibang tao. Opo. Mali yun. Hindi mo dapat ginagawa yun. Opo, sir. Kaya, bago ko yung pinasok, sir, may usapan kami dito nung pumunta dito sa amin. Kasi alam ko na... Sir, bawal yun. Alam nyo ba, sir, sa District 2, meron pong nakakasuhan niya. Yung congressman sa District 2 sa Quezon City, ganun na ganun yung ginawa niya. Kaya lang, yung estilo niya medyo kakaiba ng konti sa'yo, pero halos ganun. Yung bang ibibigay doon sa beneficiary yung amount and then kukupitan ng certain amount para komisyon ng kanyang mga tauhan. Wala po sir, commission. Ang ano ko lang, sir. Sir, hindi ko sinasabi. Sir, ang sinasabi mo, inaamin mo ng mali nga yun. Ang sinasabi ko, so alam mo na mali yun, therefore, pwede kang makasuhan dito kung tutusin. Alam kasi ko. Conscious kaya alam mo na mali yun eh. Tinatanggap mo na mali yun at ginawa mo pa rin, edi meron ka dapat kaso. Kahit na sabihin natin hindi mo alam na mali yun, ignorance of the law, excuses no one. Engineer, magandang hapon po, sir. Maganda nga po, idol. Idol. Inireklamo po si Chairman Engineer. Yeah, yun ang pinag-usapan namin. Idol. O paano po ito? Okay. Ano pong pwedeng gawin nyo dyan sa dole? Alam mo, idol, yung situation dyan, tama naman na sahod na tanggap ni Ma'am Melba. So, sa part ng dole, na trabaho namin na yan. Patsap na yan. So, kung may ano pa si Ma'am Melba, pumunta lang siya sa dole at pag matulungan siya between yung ano nila ni
Engineer, barangay kapitan, at saka si Melbourne Idol. Engineer. Yes, yes, Idol. Tama nga, ang natanggap ni Ma'am Melba was 5,250. Mm-hmm. However, inobliga ni Chairman si Melba and who knows, baka marami pang iba na yung 1,700 ibibigay sa ibang tao. Marami po kaming binangon. Marami? Opo. O, dito sa Dolly sa Quezon City, sinampahan ng kaso ang isang congresswoman dahil sa ganong klaseng modus. Now, kayo po, wala kayong gagawin pagsasampa na kaso? We're not going to work it out pa. All you need to do, sir, is investigate. You don't need to get the side of the chairman. Meron na po mga complainant. All you need to do is kunin niyo po yung mga complaints, yung mga naloko, yung mga nakuna ng 1-7, isa-isa po sila, kunin niyo na statement at mag-imbestiga po kayo. Thank you, Idol. Yes, yes. Gawin namin yan. Gawin niyo na po. And then kapag nakita niyo po talaga at talagang may probable cause at maliwanag pa sikat ng araw na merong kabalian at inaamin naman ni chairman na may kamalian siya, na mali yun, then file a case. Yes, yes, si Idol. Gagawin namin yan, Idol. Kasi sir, kapag hindi kayo nang file ng case, hindi po kayo umaksyon, eh pati ko kayo pagdududahan. Ayaw niyo po mangyari, hindi po ba? Yes, yes, Idol. I know that, Idol. Thank you, Idol. So sir, asahan ko po sir, in the next few days, mag-initiate ako yung investigation hanggang sa ang resulta nito, may mga kakasuhan po. Tama ho ba, engineer, sir? Yes, tama, tama, Idol. Tama, tama. Patuloy pa rin po ba akong kakasuhan ni Kapitan sa ginawa kong pagreklamo sa... Ma'am, mababasura yun. Mababasura yung slander na yun. At saka po yung... Ito po yung pera. Oh. 5,250. Oh. Ang kondisyon niya po dun sa 5 days na beneficiary, tatanggalan niya ng 350 para daw pintura ng barangay. E ngayon, naharang naman po ito ng isang konsel namin. Sabi, ba't mo pakikialaman na mayroon namang budget ang barangay? Para sa naman po yung 350? Chairman, chairman, chairman. Yes, sir. Oh, oh yes, 350 pampintura. Kakaltas mo yung 5,2. Meron ng 1,700 na ikakaltas. Meron pang 350 para sa pintura. Pinturaan ko na lang kayo mukha mo. Ganito kasi na nangyari yan. Kaya kung ganyan yan, actually talaga, wala ko dapat yung bawasan para sa mga tao ko yan. Sir, sir, napapalayo ka. Para sa yung T50, para sa pintura. Oh. Bakit ka maniningil na, sandali lang, bakit mababawasan yung sweldo nitong mga recipient na tupad, pinaghirapan nila yon para pambili ng pintura sa barangay, samantala may budget naman kayo para sa pintura dyan sa barangay? Mayroon po. Oh, ba't kailangan pong kunin sa mga tupad na wala, recipient? Sir, wala po akong binawasan kahit piso. Wala ka pang binabawas pero hiniling mo. Hinarang po ng isang konsehal. Hinarang ka ng isang konsehal. Kasi pag nandun kami sa barangay, sinasabihan niyo, wala akong karapat na magsalita dahil siya yung complainant. Siya ang complainant? Oh. E ngayon, ikaw na pong complainant. Engineer. Yes, sir. Okay, yes, bukod sa 1-7, ito pa, ang racket pa ni chairman daw ay manghingi ng 350 para sa pintura sa barangay sa bawat tupad recipient. E 55 po yung katao, di na 19,000 po yun. Oh, engineer, narinig yes, po. Sir. Kung sakaling nakuhaan niya po yun, inaharang. Yes, narinig ko, Idol. Oh, tapos ngayon, chairman, ikaw pang may gana magsampa ng slander. Eh nagsasabi lang ng totoo itong si Ma'am Melbat. Inamin mo mismo na merong kamalian doon sa ginawa mo. Tutulungan ko ito si Ma'am Melba na magsampa ng kaso sa laban sa isang ombudsman. Di mas matindi ang kalalagyan mo. Wala po ako kinuha kahit piso. Wala yung kang kinuha, chairman, pero inuobligan mo sila. Tinatakot mo sila. Siyempre, meron naman silang takot sa iyo. Kaya napunta na sila dito dahil hindi nila alam kung anong gagawin. Isa pa, yung pananakot mo na ididimanda sila. Kaya nataranta itong pobre. Now, 1,700 kakaltas plus 350 para sa pintura. Grabe naman. Ginawa ko kasi niyan kasi para pagpasok ng ikalawang pangalawang tupad, second bath, para hindi na po ako mahirapan, para ang akin lang, para marami po tao ang matulungan. Hindi kita maintindihan, nahilo ako sa iyo. Anong kinalaman ng mabawas ka ng 350 para sa pintura para maraming tao matulungan? Yung ang sinabi ko sa Bakit siya, chairman, ito po sabi ng mga netizen, baka ang gusto mo matulungan yung jowa mo. Wala po akong jowa, sir. Sabi po ni Felix Berto. Ang ano ko lang po, kaya ko kaya ginawa sa para ginawa ko kasi yung usapan namin sa 5 days, kung sino ang aano niyan para pagpasok ng second bath,
Hindi na ako mahirapan. Chairman, huwag kang gumawa-gawa ng sarili mo patakaran. Diyan ka madidiin. Wala naman po sa patakaran ng tupad na babawasan yung sweldo ng isang recipient para ipamigay sa iba. At para yung isa pa, yung parte pa ng 5-2 mapunta para sa pintura. Wala po yon sa patakaran. At gumagawa ka ng sarili mong patakaran, diyan ka madidiin. Oo. Oo. Okay na. Magpakabait ka na, Chairman. Magpakabait, Chairman. Chairman. Oh, yes. Oh. Chairman. Yes. Chairman. Chairman? Yes, sir. Okay. Engineer. Yes, Idol. Sasampan mo ng kaso si Chairman o sasampan mo ng kaso? Eh, siyempre, magano kang maganda yung regularities niya, we'll file a case. Oh, dalawa po ha. Yung pagbawas ng yung obligahin bawasan ng 1.7 yung mga recipient plus 350 para sa pintura. Yung tupad ang babawasan. Yes. Oh. Ano yung may kakaso mo doon na engineer? Wala pa tayong proof. Hindi nga. Meron ng complaint. Pag meron ng complainant at meron ng proof, ano po yung ikakaso mo doon? Stapa. Malversation. Stapa. Ano pa? Kasi ako bugado, Idol eh. Hindi, siyempre. Tagadolik ka eh. Kayo ang niloko dito eh. Kayo ang injured party rito. Muntik na pala. Oo. Oo, muntik kasi, na. Kasi, muntik na. Kasi kung hindi nagsumbong sa inyo, di na-portado na sa itong pera ni Ma'am Melba. Naloko kami. Eh, well, hindi kayo. Ang naloko nga si Melba si, at nagamit po kayo. So, si Idol, ano na lang namin ulit? Yung recommendation mo, then we'll work it out. Good. Ma'am, imbestigahan niya at kakasuhan niya ng malversation at estafa itong si chairman. Yung kinakatakot ko lang po, sir, baka po pag-uwi sa amin, eh, kung ano po yung gawin sa akin. Siyempre po, mga politisyan po yan. Yun po yung nakakatakot. Chairman? Yes, tayo, sir. Oh. Okay, pag may nangyari kay Melba, wala nang iba pang bibintangan kundi ikaw. Halimbawa na lang, nadulas si Ma'am Melba, nakaapak siya ng daw ng saging at nauntog siya. Ikaw, pag bibintangan na, ikaw naglagay ng saging kaya siya nadulas at nabukula. Hindi po ako masamang tao. Kung sakali lang naman po. Kung sakali lang. Oo. Di ba, sir? Kahit ka pumunta dito sa barangay namin, tanong mo lahat ng mga tao kung anong klase akong tao. Mabait naman siya kasi siya yung sinusuportan namin. Nagkataon lang na ito yung problema. Ulitin ko ulit ha. Halimbawa, naglalakad dyan si Ma'am Melba. Napakan niya yung balat ng saging na dulas siya. Ikaw ang bibintangan ko. Kasi nga, ikaw naglagay ng balat ng saging. O halimbawa, kinagat ko ng lamok at namaga yung kanyang muka. Pagbibintangan kita dahil yung lamok galing sa'yo. Sige ka. Kaya dapat, siguraduhin mo, walang mangyari kahit man lang kagat ng lamok dito kay Ma'am Melba. Hindi ko yan. Hindi kami magkalaban ni Melba. Sinuportahan ko pa nga yan siya eh. Opo. Yung pamilya po namin sa kanya po sumusuporta. Yun naman pala. Bakit ka nun? Sinusuportan ka na pala, Chairman. Kau naman oh. Kiusap ako sa kanya na ibigay na lang niya sa akin yung... Kasi yung ibang beneficiary, katulad ng isang konsehal, yung slot na binibigay niya, kung gusto niya kanina ibigay yung 5 days, kahit hindi naman sila nagtrabaho. Ha? O ganun. Yung akin po, sabi ko, pwede ko bang ibigay na lang kay nanay? Kasi pwede naman pala yung hindi nagtrabaho. Sabi niya, hindi pwede kasi hindi nagtrabaho yung nanay mo. Sabi ko, iba't yung iba? Pwede. Nila ibigay kung kanino nila gusto. Ang akin, hindi ko naman iba. Nanay okay. Ko naman. Ito na Garrett. Yes, sir. Okay, sir. Okay, tupad. 5,250. Ang sasabihin ni yes, Chairman, yung 1.7 dyan, ibigay mo sa isang tao na hindi nagtrabaho at 350 para sa pintura sa barangay. Anong pwede may kaso kay Chairman? Inamin ni Chairman na ginawa niya yon. Graft and corrupt practices po yan, Senator. 5,000 po na yan ay pinagtrabahuhan dapat ng beneficiary ng tupad. Yung tupad po na pera ay public funds po, Senator. No? That is why dapat kung sino dapat ang beneficiary, kanya ng buo yung pera. Ngayon, kapag ini-impluensyahan po siya ni Chairman na mag-donate, kumbaga, sa pintura, kung may pinapapinturahan talaga, mali na po yun. That's graft and corrupt practices na, Senator. So, mapapa-ombudsman natin po si, Kaso, si Chairman pa kayo na may gana magsampa ng slander daw laban kay Ma'am Melba dahil sa pagsisinungaling? Hindi po, that's the wrong crime. I don't want to give Barangay Chairman the right thing to file. Kuha na lang siya ng abogado magsasabi sa kanya ng tama. Pero our complainant does not have to worry. Sampahan niya ng slander, malalaglag po yan kasi maling charge po yun. Ang sinasabi ko lang po kay Barangay Chairman, kung hindi ka po ayusin, kung hindi siya tumigil sa scheme na yan, the right crime against him would be graft and corrupt practices po.
Eh, sabi ni engineer ng Dole, ano raw, estafa. Pwede rin po kasing estafa dahil niloloko niya po yung, ano, gumagamit siya ng deceit para kunin yung pera ng beneficiaries. Pero magaan po kasi ang estafa. We almost forget the fact that that's public funds that he's malversing, no? O kanyang ninanakaw. So, kung gusto nating mabigatan po talagang, ano, leksyon para kay barangay chairman, nahayaan niya yung pera ng mga beneficiaries, let's go after an ombudsman case against him for graft and corrupt practices. Very well said. Engineer? Yes, Idol. Okay, graft and corrupt practices daw ang pwede may kaso dyan, sabi ni Attorney Garrett, sa ombudsman yes, niya ipapay. Yes, sa public, ano, sa public funds po yun. Opo, against public yes, officer. So, asahan ko po yan na engineer, sir? Yes, yes, Idol, yes, Idol. Yan ako yan. Bukas, sir. Bukas na bukas. Salamat po, engineer. Walang problema. Opo, good luck, Senator, Idol. Yes, sir, yes, sir. Chairman? Yes, Senador. Opo, pakabait na po kayo, Chairman, sir. At saka huwag nyo na pong takutin to si Ma'am Melba na sampa ng kasong slander at huwag na ako kayo magbanta-banta, okay? Sir, Chairman, po. Opo. Salamat po, Chairman. Magandang hapon po. Okay, so magandang hapon din po, Senador. Opo, Chairman. Ma'am, akong bahala sa'yo. Andito na po ako, nakapagsumbong na kayo sa amin. I promise you. Pwede ko na po itong gastusin. Gastusin nyo na po yan. Pinaghirapan nyo po yan, ma'am. February pa ito nirelease. Hindi ko ginagastos kasi ebidensya ko daw po eh. Sabi ng taga-dole. Ma'am, gastusin nyo na po yan. Ande, pero ang gagawin nyo po, ma'am, picturean nyo. Oh, mayroon naman po. Screenshot nyo isa-isa. Isulat nyo po yung ano, yung serial number and all. Okay, tapos gastusin nyo na po. Imbis na ipapakain sa anak ko sa Jollibee, hindi ko na mapakain kay... Hindi ko galing pa kayo lang late eh? Opo. Pumunta lang kayo para dito? Opo. Namasahe kayo? Opo. Magkano pa masahe? Ang aeroplano po, 2,000 kasi bawal po ako magbiyahe dahil buntis. Akin ang wallet ko. Sus. Hala! Oh, hala! Hindi, sige ma'am. Hindi, pamasahe ko kayo. Hindi nga. So stupid. Grabe oh, nagmasahe pa pala si ma'am. Eh pwede naman mag-video. Nag-try po ako pero mahirap po sa Jollibee. Magkano aeroplano ma'am? Yung papunta po namin, ako po, 2,000 papunta rito po. 2,000? Ano pa? Hala. Taxi. Bakit? O, 1,000. Ano pa? Bakit po may ganyan? Pagkain. Totoo yan? Totoo! Ang 1,000. Totoo yan. Okay na. 4. Ano pa? Back-import ba yung 2,000? Hindi po. Hindi, pipunta yung 1,000. 2,000. 2 dito. Pabalik 2. Hindi ko lang po alam ngayon. Wala pa pa akong ticket. O, 2, 2. 4. O, dagdagan nga natin 5. O, yan. Hala. 5,000. 5,000. Totoo yan? Totoo yan, ma'am. Hindi siya peke. Peke. Oh, tapat na natin. 5,250 ako na. 5,250. 5. May 250 ako dito eh. Oh, ha? Oh, tama oh. 1. Parang galing din po kayong tupad ah. 50. Oh, tupad. Kaya nandito, walang komisyon. Oh, ma'am. Oh. Langin niyo po. Totoo. Ano, nangingidig ako oh. Yan, ma'am ah. 5,250. Tinapatan ko. Salamat. Niyo, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Salamat po, opo, Sir Ralphie. Na-action na nga po. May pamasahe pa ako pa uwi. Salamat po sa inyong tiwala at pagpunta sana rito. Sana lang po ay maayos po. Kala naman ma'am, po okay kung... na po yan. Tatawagan po namin yung PNP para mapanatag ng kalooban nyo. And then, kakausapin natin si Attorney Garrett para mabigyan din kayo ng advice tungkol sa inyong mga karapatan, legal advice, para makampante ulit kayo na hindi na kayo matatakot na kayo madidemanda. Salamat din po sa libreng tanghalian. Ano po, wala pa naman. Mula pa po ng Martes libre na. Gastos yun na po yung pera. O, di ba? Salamat po. Salamat. Sige din, ma'am. Po. Ingat po kayo, ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Sige po.